Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon, andito ako sa fish pond namin at may mga kasamahan ako dito ngayon. Marami kami at ang gagawin namin ngayon dito sa fish pond namin o sa kalapukan ay mangunguha kami ng bagungon at daw-daw. At pagkatapos ng pangunguha namin ng bagungon at daw-daw ay lulutuin namin ito ng ginataan. Bago natin simulan ang video ito, ay mag-intro muna tayo. At ngayon, magsimula na kami sa pangunguha ng bagungon at daw-daw dito sa aming fish pond o kalapukan. Pa si Tay Digo kasama ko ngayon sa pangunguha ng daw-daw. Ang hirap talaga manguha ng daw-daw dito. Ang layo. Kasi malalim yung mabutas pala. Malapit. Si Tay Digo ay isang disabled na tao. Isa lang yung kamay niya. Tay Digo, ipakita mo yung kamay mo. Isa lang. Oh. Ito yung kamay niya, one hand lang, pero nagsasumika pa rin siya sa pangunguha ng bagungon at daw-daw para mabuhay siya. Ang sipag talaga niyang tao, kahit one hand lang siya, kinakaya niya ang trabahong ito. Nakakaawa talaga, guys, ang sitwasyon niya kahit ganito siya, pero isang mabigat yung ginagawa niya, pero kahit mabigat daw yung ginagawa niya, pero sige pa rin siya para lang sa kanyang pamilya. Ganon si Tatay Digo. Diba ang tama talaga siya, hindi daw basta-basta talaga yung pinupuntahan ko ngayon sa pangunguha ng bagungon. At ang kanyang makuha ngayon na bagungon ay ibibenta niya ito ng 30 per kilo. Kasi ang hirap daw kunin yung bagungon malayo, kaya medyo mahal-mahal yung benta niya. Grabe to, oh. Yung lapok, tagapa ako na talaga, oh. Grabe talaga yung vlog ko ngayon, ang hirap. Ito yung vlog ko nga na mahirap talaga masyado. Aduh, hindi na talaga na. Grabe. Yuk. Nagsusuko na ako. Sobrang hirap ng vlog ko ngayon. Ay! Sa pangunguha ng daw-daw. Grabe talaga yung adventure ko ngayon, no? Tagapaa talaga yung tagapaa talaga yung lapok. Grabe. Uy. Ang hirap. Parang susuko na ako dito ngayon. Grabe talaga yung lapok, oh. Lampas tuhod talaga. At ito na nga, oh. Ang daming bagungon dito sa area. Kaabot na kami sa area na malayo. Malayo talaga kunin itong mga bagungon dito sa aming isla, kasi yung iba na ubos na. Andito sa malayo yung maraming bagungon. Yan, oh. Yan ang mga bagungon. Huh? Yan pa. Oh, ito pa si Tatay Digo. Nangunguha siya ng bagungon. Ang hirap isipin, kasi yung mga customer daw niya ay nagre-reklamo sa kanyang presyo. Ngunit hindi naman nila alam kung ano ang hirap ng pangunguha ng bagungon. Ang hirap masyado. Ako mismo saksi nito. Malalim talaga yung mga
lapok dito. Wag naman kayong magreklamo sa pagbinta ni Tay Digo ng bagongon. 30 pesos lang man yan, isang kilo. Ba't nagreklamo pa kayo? Hindi nyo alam mo yung hirap at pago na ginawa niya. Kahit isang kamay lang niya ginagamit, kinakaya niya pa rin yung trabahong ito para lang mabuhay ang pamilya niya. Ang daming bagongon, oh. Tingnan nyo. Diba? Malapit na mapuno yung balde ko. Maya, ilang minuto lang yan, puno na agad dahil sa dami ng bagongon dito. Grabe talaga. Malayo nga, pero solid naman yung pag-abot namin sa areyang ito dahil marami talagang bagongon. Doon. Ito lang area na ito, oh. Kunti lang na area, pero ang dami ng bagongon na makikita mo. Ito pa, bagongon. Ang dami ng daw-daw dito ngayon. Dito sa piyespa namin. Ang bagongon at daw-daw ay kadalasan na makikita sa mga lapok. Dito sila tumitira at ang kinakain nila ay yung mga lapok. Ito ang dami ng mga daw-daw dito at bagongon ngayon dito sa aming fiespan. May tuwag. Saan? Yun. Yan? Wala, kunin mo daw. So, may tuwag na kita yung kasamahan ko dito. Bagongon at daw-daw. Kunin mo. Nandyan talaga sa ilalim ng mga wakat yung mga daw-daw at bagungon. Tumatago. Dami nang hay. Dami na niyang nahuli. Na bagungon. Si Tay Digo. Ito pa. Napulot lang talaga yung bagungon dito. Ang dami. Yan. So, andun pa. Sanahan niya. Yan. May daw-daw din akong nakikita, oh. Ito yung daw-daw. Medyo maliit lang. Iba sa bagungon. Ang bagungon ito, matulis yung kanyang puwet. At yan ito ang forma. Iba talaga, no? Kung ikukumpara mo ang bagungon at daw-daw. Ay. Kalalom. Kayong lapok, oy. Ang hirap talaga. Dakang baya ingon anak nga tabangan sama kanang mga mayaman. Oo. Manak sila nga sa ato pa isog ang tao parang kalabaw. Kumakayod para sa future. Ang hirap daw ng buhay, mahirap, sabi ni Tatay Digo. Pero mas mahirap ang buhay kung mahirap ka pa nga at wala ka pang pangarap, di ba?
dapat talaga kahit mahirap tayo, mangarap talaga tayo para sa buhay natin. Mga lahat ang bagungon at daw-daw na nakita ko sa fiesta namin at puno na din yung nilagyan ko. Kuha ko ngayong bagungon at daw-daw ay bukas ko pa lulutuin ng ginataan para sigurado na maibawas talaga nila yung mga kinakain nilang lapok. So this time, lulutuin ko na ang nakuha namin na bagungon ng ginataan. At perfect na itong lutuin dahil naibawas na nito ang kinakain nilang lapok. So first tip sa pagluto ng ginataan na bagungon at daw-daw ay pupunan muna ito natin ang mga puwet. So hatiin natin para pag maluto, madali lang itong masipsip. Gaya nito, ganito. Ito na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang maluto itong ginataan na bagungon at daw-daw. Ito, luto na siya.